Pasensya ka na. Binayaran ako para patayin ka. Magkano pinayad sa'yo? 50,000! Ganun ba? Hmm? Ito. Dinodoble ko. 100,000! Ganun ba? Sige. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Patayin mo yung sarili mo. Saksakin mo na lang ako. Ano ka ba? Di ako nga. Takot ako sa dugo eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Anthony Santos. At ako naman po si Apple Larzon ang maghahatid sa inyo ng Balitang Baliktad. Dalawang lasing na lalaki ang naging magkaibigan sa Cubao pagkatapos ng kanilang mainit na pagtatalo. Nakahandusay ang buhay na si Rene Alcantara at nasa malubhang kalusugan naman ang isang lalaki na si Joel Baruyo. Ayon sa nakasaksi, nagsimula ang kanilang pagkaibigan nang respetuhin ni Rene ang girlfriend nito na nakasuot ng disenteng damit. Ay, delikado na talaga ang pagsuot ng disenteng damit. Ano? Isang barko naman sa North China Sea ang lumutang at pinangangambahang mahigit na sa 100 tao ang nabuhay at isa lamang ang namatay. Kinakausap na ng mga otoridad ang namatay para sa detalye ng paglutang ng barko. Dumako naman tayo kay Andy Totoo para sa balitang sports, Andy. Maraming salamat, Antonyms. Nanalo kahapon ng NBA team na Silver State Warriors kontra sa Toronto Raptors team. Ang final score ay 98 sa Silver State Warriors at 87 naman sa Raptors. Itinanghal na MVP ang star player ng Silver State na si Stephen Curry na nakakuha ng 0 points. Yan po ang balitang sports. Ako po si Andy Totoo. Back to you, Apple! Thank you, Andy. At mamaya naman, hindi pag-uusapan ng mga eksperto ang mabuting naidulot ng sigarilyo at alak sa ating kalusugan. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Balitang Baliktad! Actually, yan ang paborito kong hindi pag-usapan. Late ka na. Oo nga eh. Anong oras kasi ako nagising? Lagi na lang akong late. Ganun ba? Hayaan mo eh. Bigay ko na lang sa'yo yung regalong natanggap ko nung Christmas. Alarm clock. Sigurado magigising ka nun. Alarm clock? Oo. Ako ba? Kaya akong gisingin nun? Oo naman. Eh, sa katotohanan, kaya niya akong gisingin? Sa katotohanan na wala na kami? Nahiwalay na kami? At hindi na pwedeng ibalik sa dati? Sana magising na ako sa realidad para hindi na ako umasa dahil lalo lang ako nasasaktan. Pugot! Baon ako ng kape. Pampawala ng antok to eh. Matapang kasi to. Matapang? Gaano katapang? Yan ba yung tipo ng tapang na kaya ko ipaglaban? Yung kayang ipaglaban yung pagmamahala namin? Dahil yung shota ako, hindi niya ako pinaglaban. Basta na lang niya ako iniwan. Pabuti pa yung kape mo. Matapang!
mong maglakad, hindi kita mahabol. Ito ang ano mo, wallet mo, nahulog mo. Ay, maraming salamat at binalik yung pitaka ko. Nandito pa yung pambahid ng kuryente at ng rent namin. Salamat ah, binalik nyo ah. Miss, ha? Buti pa yung pitaka mo nabalik. Manong, pwede mo bang ibalik ang nakaraan? Yung mga araw na saya-saya namin, magkasama pa kami ng shota ko. Nag-uusap, nagkikwentuhan, naglalambingan. Please lang, sige na, Manong. Sa'yo na itong pitaka ko. Ibalik mo lang ang nakaraan. Punto! Miss Malibay, ngayong gabi, isa sa inyo ang tatanghaling Miss Unicorn 2015! Muli ay papaalala ko sa inyo lahat na kung hindi magagampanan ng Miss Unicorn ang kanyang katungkulan, ang first runner-up ang siyang hahalili para sa kanya. Kaya Miss Rotonda, Miss Malibay, good luck sa inyong dalawa! At ngayon, ang pinakaihintay nating lahat, ang announcement, ang Miss Unicorn 2015 ay walang iba, kundi si Miss Rotonda! Excuse me, sorry po, nagkamali po ako. Yes, I'm so sorry, but medyo na-confuse ako. Alam po nating lahat na ang Miss Unicorn Beauty Pageant ay isang contest ng papangitan sa buong universe. At nagkamali po ako nang in-announce ko na si Miss Rotonda ang pinakapangit. Apparently, meron pa pong mas papangit sa kanya. Si Miss Rotonda po ay runner-up lang. At ang pinakapangit sa buong universe ay walang iba kundi ang Miss Unicorn, Miss Malibay! Congratulations. Sorry, pakitanggal yung ano, corona. Yung cake, pakitanggal rin yung socials. Congratulations. Miss Unicorn 2015, Miss Malibay! Siya po ay confidently ugly with a big mouth. Palapakan po natin!
po! Binayaran ako para patayin ka. Sino bayad sa'yo? Binayaran ako para huwag sabihin ko sino nagpapatay sa'yo. Magkano binayad sa'yo? Binayaran ako para huwag sabihin ko magkano binayad sa'kin. Anong atraso ko dun sa nagbayad sa'yo? Binayaran ako para huwag sabihin kung anong atraso mo. Ano ba yan? Puro bayad? Paano kung ganito na lang? Bayaran kita para huwag mo na akong patayin. Ang tingin mo sa akin mukhang pera? Saan ako para patayin? Saan pa rin to? Wala akong dalama rin. Ito lang ang dala ko. Imported at masarap na Hermes chocolate. Ano ko papatayin yan? Papatayin kita sa inggit. Kita! Huwag ka na tumakbo! Herb killer ka? Magkano binayad sa'yo para patayin ako? Wala. Nung nakita ko pala yung mukha mo sa picture, hindi na ako naningil. Ang sarap mong barilin eh! Romeo. Hindi niya pa kagkauwi. Talaga? Oo. Hindi ko yung isang araw niya masumipot. Mahantrip. Pare, pare, pare. Balita, balita, balita. Taga din! Pare, galing akong training. Oh, pare, MMA. Oh? Ako. Nag-training ka? Oo. Anong style yung pinapractice mo? Hindi. Di ba, MMA marami yan eh. Jiu-jitsu, boxing, Muay Thai, anong ginawa mo? Pare, halo-halo kami kanina. Pare, meron kaming boxing. Oh. Meron kaming Muay Thai. Meron kaming karate, tapos meron karate, kaming ano. Karate? Karate? Karate ba kanyo? Mang Tanyong. Mang Tanyong. Ayun na pa kayo dyan, Mang Tanyong? Ay, hindi naman. Kwan lang. Ako yung nagkakwan. Karate ba kanyo? Eh, hindi nyo na itatanong nung araw. Nung kabataan ko, eh, ako eh. Ako yung nagkakarakarate rin. Ha? Oo? Oo. Hindi nyo na itatanong, ano? Black belt ako noon. Ha? Ha? Ano? Matindi pala kayo, no? Diba, oo. Oo. Akong laging tinatawag ng mga kapitbahay namin pagka may nanggugulong mga siga doon sa lugar namin, sa Pandakan. Ha? Huh? Oh? Eh, ano pong ginagawa niyo sa mga siga doon? Ano pa? Di kinakarate ko. Ha? Kahit ilan pa yan, kahit marami yan. 10, mga 15, 20. May, kinasalansan ko yan, maganyan. Bayo, ano pa? Kinasalansan ko yan. Oo. Oo, di nyo na itatanong, ha? Nung araw, kasama ko nagkakarate ang sikwal, si Bruce Lee. Huh? Hmm. Si Bruce Lee? Bruce Lee? Sama ko. Tanyong. Si Bruce Lee, kung po yung inaral nun, hindi naman karate. Hindi kung po yun. Karate yun. Karate. Naalala ko nga. Nakasama ko pa yan. Sino bang kasama niya? Hindi naman ikaw eh. Ako ang kasama niya eh. May picture pa nga kami nun eh. Kasama, picture? Kasama oh. Si Bruce Lee. Hindi mo patingin ng picture? Wala eh. Wala na yun. Binahana. Binahana. Pero kasama kami nun, hindi ko makakalimutan yan. Taong 1969, nung ginawa niya yung Aikido. Yun yung picture namin. Oo. Mang Tanyong, Jeet Kune Do ang ginawa niya. Yung inimbento, hindi Aikido. Jeet Kune Do. Ano Jeet Kune Do? Ano yung Jeet Kune Do? Ano yung inimbento ni Bruce Lee, hindi Aikido. Jeet Kune Do. Hindi! Kwan yun! Aikido yun. Maniwala ka sa akin. Kasama niya pa nga. Estudyante niya yun si Kwan. Si Michael Jordan. Oh! Oh! Mang Tanyong, ito. Ano? Ito ginugil ko. Google? Ito. Jeet Kune Do is an eclectic and hybrid fighting style influenced by the philosophy of martial artist Bruce Lee, who founded the system in 1967. His student and practitioners include famous Hollywood actor Steve McQueen, Joe Louis, Chuck Norris, James Coburn, and basketball star ano Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar. Ooh. Ayan oo, sa Google. Ganun ba? Uy, ako na may ikon lang. Wala naman yun eh. Ako na may ikon. Uy, matanda na eh. Hindi ko na naalala yung mga ganyan. Nasabi ko lang sa inyo gawa nang nagtanong kayo. Sa susunod, kung ako ihiyain nyo, huwag na kayo magtatanong. Natihin mo kayo na. Wait, ito pa. Ito na. This one.
Ano kaya ang pwede kong gawin para hindi na ako makasabay sa'yo? Nagpagamot ka na ba? Oo, nagpagamot na ako. May kasama ako dati. Pero nung hinawakan mo ko, sa'yo na ako sumabay. Sana may paraan pa para gumaling ka. Hindi tuloy ako makatsorba eh. Yes, sir. Can I get your order? Isang hot chocolate at saka oatmeal. Po, sa isa lang po siya. Oh, siya naman ang umu-order ah. Hindi naman ako. Eh, bakit umu-order ka din? Sir, magkasama ba kayong dalawa? Oo, pero bukod kami ng bayad. Sige na, unahin mo muna siya. Anyway, sir, isang hot chocolate. Ano pong size? Grande. Sir, sandali lang po. Una nga siya eh, oh. Hindi naman kita kinakausap eh. Siya lang ang nagsasalita. Niloloko mo ba ako, ha? Alam mo kung tutuusin last day ko na dito sa coffee shop eh, pwede na ako manuntok ng customer eh. Umalis na nga tayo dito. Imbiyer na tuloy ang biyota ko rito dahil sa'yo. Ha? Sumasabay ka na rin sa amin? Pitong puting tupa, kabilugan ng buwan ng kabilugan. Naglalaro ang loro sa yero ni Rolyo. Ang maglalaro ni Roy ay Rolex. Ha? Imposible! Paano nangyari yun? Magkakasabay tayong magsalita! Ha? Ha-chim! Hindi sabihin? Tatlo na tayo? Ano ba yan? Lala mo kung hindi ka makakasorban yan! Gusto ko pa lang umawa na mamaya! Ilang tayo tatlo? Lahat ng nandito sa coffee shop, kasabay na natin magsalita! Ulitin na natin yung tongue twister! Tama na! Pitong puting tupa, kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Naglalaro ang loro sa yero ni Rolyo. Ang reyon ni Leroy ay Rolex. Ang sayo ko na! Pasensya na, napagputusan lang ako na ipapakain ka. Ay, salamat, nagbagong isip mo. Pakihubad yung damit mo. Ano ba yung kapalit? Sige. Ibibigay ko ang sarili ko. Kapalit ng buhay. Pero, papatayin pa rin kita. Eh, bakit mo ako pinaguhubad? Kasi type yung damit mo eh. Sayang naman, pag pinutukan ko, mamansya ng pan. Isa ka na. Trabaho lang, walang personalan. Sandali! Kilala ko kung sino pumatay sa asawa mo! Sino pumatay sa asawa ko? Ako! Huh? Ah! Tiga! Huwag mo ko papatayin! Please, maawa ka naman, oh! Pasensya ka na, pero pinayaran ako para patayin ka! Storbit lang kasi yung bayad sa akin eh. Kaya storbit yung pagpatay ko sa'yo. Balikan na lang kita, pagpunta. Sa isang malayong gubat ay may isang ermitanyo na dinadalo ng mga tao. Dahil sa galing niyang magbigay ng mga payo, madalas mataninhaga at malalim ang mga sagot niya. Siya ay si... Tatalino. Gusto ko pong malaman kung nakakadagdag ng apil yung paghaba ng bigote o balbas. Pero, di ko alam kung magiging type ng girlfriend ko eh. Ah, alam mo iyo, ang pag-ibig hindi nadadaan sa bigote. Pero may ibang babae, gusto yung mukhang salbahe. Eh ganito na lang, ipakilala mo sa akin ang iyong kasintahan at hayaan mong kami nang magkaalaman. Salamat po, Tatalino. Sige, iyo. Basta, pagtiwala ka sa akin.
Talino? Yeah. Tama po bang lagi ako nagpapasexy sa boyfriend ko para po hindi niya ako lokohin? Yeah. Hindi naman importante ang anyong pisikal. Ang importante, tunay kang nagmamahal. Pero kung lagi kang magsusuot ng damit na maiksi, malamang ilabas niya ang matamis niyang ngiti. Ay, salamat po, Tata Nino. Oh, kaya pala lagi ino kang... Ay, yeah. Uy, ha. Tata Nino. Iho. Galayo kasi kami ng sota ako ngayon. Oh. Sa ibang bansa siya itatrabaho. Oh. Ngayon, okay po ba yung setup na yun? Ano po bang may papayo ninyo? Alam mo, Ben Tumbling, yung relasyong malayuan, magulo kadalasan. Pero pwede na ang webcam kapag nag-uumapaw ang pagmamahalan. You're the man, Tata Lino. Freaking amazing. Sige. I love it. Bye, Tata Lino. Naku, naku. Oh my God! Tata Lino ba? Tata Lino? Yeah. Payuhan niyo naman po ako. Lagi po kasi ako nai-inlove sa lalaking malaki ang agot ng edad sa akin. Hmm. Last boyfriend ko po, 60 years old. 60? Normal po ba yun? Yeah, hindi binibilang ang edad sa pag-ibig. Ang importante, ang tinitibok ng iyong dibdib. Pero kung talagang matanda ang gusto mo, di mo na itatanong, malapit na akong magsyento. Baka sakali lang, ha? O, baka gusto mo lang malaman ang edad ko, ha? Okay. Yeah, sige, Iha. O, huwag ka nang tumambling. Okay, ne. Tata Lino, Iha. Tindero po kasi ng itak ang boyfriend ko. Oo. Natatakot po ako na baka pa nag-away kami, isaksakin niya ako. Oo. Ano po may papayo niyo? Iha, yan sa mga away, hindi ka na dapat kumalas. Dahil yung pagkakagalitan, hindi ka makakaiwas. Pero ang relasyon, kagaya ng itak. Pag iyong hinasa, tutulis, tatalas, titigas. Ganun pala yun. Diyos ko, ang galing niya talaga, Tata Lino. Walang ano man. Gusto mo bang makita ang aking itak? Pwede. Pwede. Mga kapuso, dito po tayo ngayon sa labas ng istasyon dahil may mga fans na nagtitipon-tipon. Ngunit hindi ko alam kung bakit silang titipon-tipon. Kaya tayo nandito para alamin ang dahilan. Mga kapuso, bakit po tayo nandito ngayon? Mga fans po kami nung nag-viral na text series sa Facebook! Oh my God! Text series? Ano nga itong text series na ito? Ayun po si Pat at Bing! Oh! Oh! Super nakakilig na kwento. Mga kapuso. Sa mga hindi nakakaalam, si Pat at si Bing, ito yung nakikita nating text no, na palitan na magshota. Tama ba? Yes. Sa totoo lang, hindi lang kayo ang nag-aabang. Maraming mga movie producers na nag-aabang sa kanila at gusto silang makita dahil gustong gawing pelikula ang kanilang love story. At meron mga executive, mga newscasters na gusto silang ma-interview on national television. Naku, kaya dapat lang huwag pakita na kayo. Ang dami niyo ang opportunity! Hindi ka tahimikan, huwag kayong mag-alala dahil due to public demand, ha? Pinahanap ko sa aking staff si Pat at si Bing. Ano? Dala namin sila! Nakikita nyo na sila, makikita nyo na sila. Abang-abangan nyo lang. Sandali, excuse me, mga kapuso, ang pila po ng mga fans ay dito. Ano may itutulong namin sa inyo? Hello, ako si Pat. Oh! Si Pat at si Bing! Selfie tayo!
i-interview natin sila. Pat, kumusta kayo ni Bing? Love life. Kamusta kayo ni Bing? Love life? Oh my God! Nadami ang mga posters nila. Grabe mo yan. Sandali. Ini-interview ko si Pat at si Bing. Excuse me. Sino po sila? Hi! Ako nga pala si Bing at siya naman si Pat. Pat? Paano nangyari, Bing? Paano nangyari yun? Ito mga to. Oh? Excuse me po. Mga poser namin to mga to. Actually, talagang ka. Ako po si Pat at siya po si Bing. Mga poser yan! Mga adik! Mga adik! Oo! Poser! Excuse me, sir. Alis kayo. Okay lang. Kami na una dito, baka kayong poser. Oo. What? Kayo. Hindi! Ano ba yan? Ano ba yan? Kami na una. Sandali. Gusto ko lang malaman ninyo na hindi biro ang ginagawa ninyo. Nanloloko kayo ng mga fans. At sisiguraduhin kong malalaman ko kung poser kayo dahil ang staff ko ay kasalukoy yung hinahanap ang totoong Pat at si Bing. So kung ako sa inyo, umami na kayo dahil ipapapupulis ko kayo! Pasensya na po! Gusto ko lang sumikat eh. Pasensya na po! Poser po, sir. Actually, sinusundan kasi namin yung mga yun eh. Sorry! O kung mga fans kayo, dito kayo sa likod. Hindi yung napupuluhan kayo! Pasensya na po talaga! Atras kayo! Umatras kayo! Magsiatras kayo! Ayaw niyo magsiatras kayo. Lahat tayo, maghintay na maayos. Boss. O, Catch. Sino ba ito? Sinahanap po na po sila Pat at si Bing. Sigurado ka bang yan na talaga? Boss, siguradong-sigurado ako. Wala! Kinakabahan ako din. Kahit ako, fan ako. Pero, abang-abangan natin sila. Ha? Nasaan na sila? Tawa. Pat! Bing! Halika na dito! Please! Dito tayo! Hey! Ayari! Parang nasa ako si Bing? Ako si Pat. At siya naman si Bing. Si Bing? Oh my God! Lulukon niyo lang kami! Hindi naman pala... Bukin yan! Hindi naman pala kayo nakakakilig. Kung nakakakilig. Madali naman akong kausap eh. Thank you, Kuya. Sabay-sabay nating labanan ng mga alien! Tama! 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 Tama!
Huli ka rin! Hirapan mo kami, ah. Baka niya, baka niya. Baka niya, huwag niya mapakulan. Mabuti! Makapakatakas din, ah. Teka! Hindi na makainga. Ano to? Parang zipper to, ah! Ano ba etiketa? Ay, etiketa? Ano? Ano na kalagay? Made in China? Ay! Sandali, sandali! Andali, ah! Pinapakilala ko sa inyo, matagal na naglilikod sa atin bilang konsyan. Palagi naglulunsad ang paligal ng basketball at madaming programa para sa kusugan ang tulad ng yoga at aerobics. Walang iba kundi si Mayor Armando Rambong. Magandang araw sa inyo, mga kababayan. Ako ang inyong Mayor Armando Rambong. At ngayong araw na ito ay ipapakilala ko sa inyo ang aking makakatuwang sa darating na eleksyon. Siya ay nagsimula bilang kagawad sa barangay at ngayon ay naging konsehala at susunod magiging vice-alkalde ng ating lungsod, walang iba kundi si Amanda Raya! Maraming salamat, Mayor Armando Rambong. Wala naman. Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan! Oh, marahil sila ay nagtataka kung bakit naisip nating gumawa ng tambalan para sa darating na eleksyon. Maaari siguro maganda yung maikwento mo sa kanila, no? Sige po, Mayor. Bata pa lang po ako, iniidolo ko na po talaga si Mayor. Naiangat niya ang pamumuhay dito sa ating lungsod. At hindi naman maikakaila na madami na siyang nabigyan ng trabaho sa pamamagitan ng mga pabrika ng plastic na pagmamay-ari mismo ni Mayor. Si Mayor din ang nagmamay-ari ng mga bagong mall na naipatayo sa ating lungsod, kaya nadagdagan ng trabaho ang ating mga kababayan. Kaya noon pa man ay pinangarap ko na makatrabaho talaga si Mayor. Si Mayor na galing sa hirap, naging millionaire. Ako naman, noon pa ay nakita ko na ang potensyal na rin si Konsehala Raya nung siya ay kagawad pa lang sa barangay. Sobra-sobra ang nagmamahal sa kanya ng mga kabarangay niya. Nasabi kong sobra-sobra dahil 1,000 laang ang kanyang mga constituents ang bumoto sa kanya ay 2,000! Di ba sa mamahal yan? Kaya nung ako ay nagahanap ng katuwang sa darating na eleksyon na hindi na ako nagdalawang isip. Naisip ko agad si Amanda Raya. Palakpakan natin. At nakita ko rin po, Mayor, na iisa kasi ang layunin nating dalawa. Tama. Yon ay ang magkaroon ng maraming pondo para sa pagpapagawa ng mga kalsada. At hindi lamang yon, mas maraming pondo para makapagpagawa ng pabrika at mga mall. At siyempre, para makatulong na rin sa bayan. Yan! Sige nyo, playboy na ito! Hayaan nyo! Hayaan nyo siyang umakyat sa entablado! Maninyo ko! Pakinggan natin ang sasabihin na rin si Vice Alcalde Billy Balota. Mayor, nandito ko para itigil ang kaguluhong ito.
Ako dapat ang binili niyong katambal at hindi ang Amanda Raya na yan. Nako, sinabi ko naman sa'yo, Billy. Hindi ko gusto ang style mo para manalo. Ay, masyadong magastos. Maraming matrabaho ang iyong gustong gawin. Aba, Mayor, kailan pa naging magastos at matrabaho ang pagbibigay ng pamerienda para sa ating mga kababayan? Ang pag-iikot sa bahay-bahay para mabigyan sila ng konting halaga. Billy, baka nakakalimutan mo. Ako ay negosyante. Ang alam ko, eh magpaikot ng pera. At alam ko na rin kung paano magpaikot ng ulo ng mga butante. Ah. Kaya, Billy Balota, hindi ka na namin kailangan sa partido namin. Ah. Ay, ha? Ay. Mga kababayan, pagkatapos yung marinig ang lahat, iboboto niyo pa rin ba ang ganitong klase mga politiko? Mga sakim sa kapangyarihan, mga nasilo ng salapi na dapat ay para sa bayan, iboboto niyo pa rin ba sila? Boboto! 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 Teka lang, teka lang. Teka lang, ha? Hindi ba natin ito pwedeng pag-usapan na lang? Nakunti ako, wag mo akong aano-ano, Henan. Sa tingin mo, type kita? Ikaw mamatay mo na, ano, Tonte? Luhod ka nga. Halika na. Relax ka lang. Binayaran ako ng malaki para patayin ka. Binayaran ka? Magkano binayad sa'yo? 20,000. 20,000? Walang yan. Walang yan talaga si Gilbert na yan, oh. Paano mo nalaman si Gilbert nagpapapatay sa'yo? Nangutang sa akin yung kahapon. Eksakto, 20,000. Sabi ko na, ahas. Ahas. Pinadala ako ni Boss dito para ibigay sa'yo yung pera. Hindi ako yung target.